TZXL 558 nangunguna sa inyong mga radyo. Maaasahang public service. TZXL 558. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito na ang programang kung saan ang kalusugan ay number one. Two-time KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program. At 2014, Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mga usapin ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samut-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa, busog sa impormasyon, itig sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. 2014 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program Host. National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores at Rod Marcelino. Mga kanutrisyon, alam nyo ba na simula nung nag-umpisa po ang Barangay Nutrition Scholars Program ng pamahalaan noong 1978 ay mayroon na pong mahigit na 42,000 BNS. Ang mga Barangay Nutrition Scholars ay mga community volunteer na katuwang po ng pamahalaan sa pagbibigay ng serbisyong nutrisyon sa barangay. Ako po si Rod Marcelino. Welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon, Year 6. Ang pagsa natin ngayon, mga kasama, mga kanutrisyon, ay hindi sa serbisyo kung hindi sa tao pong nagbibigay ng serbisyong nutrisyon sa barangay. Sila ang mga Barangay Nutrition Scholar. Pero bagong lahat, mga suki, hindi po muna natin pwedeng makapiling ngayong hapon ng ating ninang sa nutrisyon na si Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Pero sasamahan naman tayo ni Miss Milagros Elisa V. Federizo, Nutrition Program Coordinator po ng National Nutrition Council sa National Capital Region. Magandang hapon po, Miss Mila, at welcome po, ma'am, sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Magandang hapon din sa iyo, Rod, at magandang hapon sa lahat ng ating mga kanutrisyon at masugid na taga-subaybay ng ating programa. Nasabi mo nga, Rod, kanina na mayroon na tayong mahigit na 40,000 Barangay Nutrition Scholars ito sa ating bansa. At sa Metro Manila, meron tayong mahigit sa 500 Barangay Nutrition Scholars. At sila yung katuwang natin sa implementation ng nutrition program sa mga barangay. So, bakit ba mahalagang pag-usapan natin ang mga Barangay Nutrition Scholar? Alam mo, Rod, para sa akin, no, at sa National Nutrition Council, ang mga Barangay Nutrition Scholars, napakahalaga yung papel na kanilang ginagampanan sa nutrition program. Sila yung mga volunteers sa ating community, sa ating mga barangay na tumutulong sa pagbibigay ng mga serbisyong pangnutrisyon. Sila yung gumagabay sa mga ina, sila yung tumututok dun sa paglaki ng mga bata to make sure na lalaki silang malusog at tama yung nutrition. Naalala ko tuloy, Ma'am Mila, nung panahon ay isa pa akong servidor sa barangay. Isa po akong barangay kagawad. Yung aking kapartner sa aking mga programa pang nutrisyon ay yung mga BNS. Yan. Ako, Rod, talaga palang talaga ang puso mo nasa nutrisyon. Ay, oo po, ma'am. Ayan. So, alam mo, Rod, yung programa ng pagre-recruit, pagsasanay o pagtatraining at pagtatalaga ng mga barangay nutrition scholar sa bawat barangay sa ating bansa, meron yan legal basis. Mm-hmm. No? Meron yang batas. Ito ay ang Presidential Decree number 1569 or yung tinatawag nating PD 1569. At ito ay naisabatas noong June 11, 1978. So, 37 years na nating pinapatupad ang BNS program dito sa ating bansa. So, ako din, Rod, excited ako dun sa topic natin ngayong hapon kasi kung di mo na itatanong, 16 years ako na supervisor ng mga barangay nutrition scholar. So, kasi ako ay dating naging nutrition program coordinator sa Bayan ng Pateras, dito rin sa Metro Manila. Kaya saksi ako sa kasipagan ng ating mga barangay nutrition scholar. At yung sakripisyo nila. Yes. So, ngayong hapon, sila ang pagtutuunan natin ng pansin dito sa ating programa. Kikilalanin natin ang ating
ating mga masisipag na Barangay Nutrition Scholar. At para naman samahan tayo sa ating talakayan mga kanutrisyon, kapili po natin ngayong hapon ang Barangay Nutrition Scholar ng Barangay Pag-asa Mandaluyong City na pinarangalan bilang 2014 National Outstanding Barangay Nutrition Scholar. Walang iba kundi si Miss Mary Grace P. Tamayo. Magandang hapon po, BNS Grace, at congratulations po sa inyong pagkakahiram bilang pinakamahusay na BNS. Out of 42,400 BNS lang naman po sa buong Pilipinas. So, ikinararangal po namin na makasama kayo ngayong hapon po, Ma'am Grace. Isang magandang hapon at malusog na nutrition at sa lahat ng taong nakikinig sa radyo mo sa nutrition at lalong-lalo na po sa inyo, Mr. Rod Marcelino at Mamila Pederizo, isang karangalan na ako po yung ma-interview dito sa DCXL kasama mo sa nutrition. Iyon. At once again, congratulations. Gaya ng sabi nga kanina ni Mamila, no, gaano ba kahalaga, gaano ba ka-importante yung role ng BNS sa ating komunidad? BNS Grace, pakipaliwanag po muna ninyo kung ano po ang papel no, sa barangay ng ating mga BNS. Bilang BNS po sa barangay, kami ang nagiging mata, opo, mga tenga at utak para mas lalo po namin makita at marinig ang mga problema sa barangay pagdating sa nutrisyon. Kung kaya pagdating po sa barangay, kami ay nagiging bida. Parang isang nanay na nag-aalaga ng bata, nangangailangan ng kalinga ng isang ina. Mm-mm. Talagang ano no, ang mga BNS sila yung nagbibigay sigla sa nutrition program sa barangay. So, Ate Grace, no, maaari niyo bang i-share sa amin paano ba nagiging isang barangay nutrition scholar? Ano-ano ba yung mga qualifications at ano ba yung mga training o pagsasanay na dapat pagdaanan upang maging isang BNS? Sa bawat barangay po, bago maging BNS, dapat bonafide president po kayo sa barangay at least 4 years na may abilidad na makapagsalita ng mga tamang dialect. May leadership, willing to serve sa barangay, mm-hmm, for at least 1 year, willing to learn, to teach what they learn to the barangay people. At least primary school graduate po siya, high school, willing to undergo sa mga training na dapat pagdaanan, especially physically and mental fit. At least 18 years old but not more than 60 years old. Mm-hmm. So, number one, dapat residente ka ng isang barangay. Oo. Para kilala mo, alam mo kung sino yung mga nandoon sa barangay, mm-hmm, yung mga nakatira. Alright. So, ano naman po yung mga gawain o tungkulin po ng isang BNS, Miss BNS Grace? Opo. Ang mga BNS po ay siyang nag-organize sa community at nagpaplano, nag-identify and locating targets sa mga iba't ibang barangay, providing basic services for the nutrition. Nagbibigay ng tamang health information to the mother of malnourished, especially pregnant and lactating, assisting in conducting systematic nutrition and health education classes like mother class, pabasa, cooking demo, Ben's conference every month to the mothers, especially the pregnant and lactating mothers. At yun po. O saka ano-ano, Ate Grace, 'di ba? Ang mga BNS, 'yun yung taga-kulit sa ating mga barangay captain na bigyan ng priority ang nutrition program. Opo. Meron pa po, tulad po sa nutrition na in emergency, kami po ay nagbibigay din ng suporta, lalo na po sa mga nasunugan or nabahaan, na kami rin po ay nagbibigay ng counsel para po sa mga nanay na may mga batang sanggol ng 0 to 24 months para ipagpatuloy pa po rin nila ang pagpapasuso po at mabigyan po ng tamang pagpapasuso po sa kanila. Para po sa susunod naman po, yung complementary feeding naman po ang ibibigay namin. Yun po ang ikinakounsel namin sa kanila. Napakahalagang ano yan, gawain Ma'am Mila, yes, ng BNS. No? Especially sa mga insidente sa barangay, may kalamidad, may sunog. Dahil paminsan hindi alam ng mga biktima kung ano, especially pag may mga sanggol sila. Yes. Tapos dyan din nagtitake advantage no, itong mga
kumpanya na kung ano-ano gatas. Yes. Kaya importante nandiyan yung presensya ng BNS, di ba? Para gabayan sila. Mm-mm. At saka siguraduhin na maproteksyonan ang breastfeeding. Kasi sa panahon ng kalamidad, talagang gatas ng ina lamang ang makakatulong para mag-survive ang ating mga sanggol. Ayan. So, Ate Grace, alam mo, madalas ko itong na-encounter yung tanong na ito eh. Yes, ma'am. Bakit pa tinatawag na scholar ang isang BNS? Maari mo po bang i-explain ito sa ating mga tagapakinig para higit nilang maunawaan bakit kayo tinawag na scholar? Napakamagandang tanong po yan, Mamila. Dati hindi ko rin po alam kung bakit kami tinawag na scholars. Kasi sa mga BNS na ibinababa sa barangay, para mas lalong lumawak o mapag-aralan kung ano ang nasa loob ng nutrisyon. Dito po ay nakakapag-aral kami ng marami, natututunan po din namin ng magbigay ng mga, sa mga taong nangangailangan ng tulong. Dito rin po kami natututo. Lumalawak ang aming mga kalaman pagdating sa nutrisyon. Kung kaya kami ay dumadaan sa maraming mga trainings at mabilis na natututo. Patuloy sa pag-aaral sa pamamagitan po ng iba't ibang training na ibinibigay ng NNC at ng DOH. Para maibigay namin ang aming para maibigay po namin sa nasasakupan namin, kung kaya kami tinawag na Barangay Nutrition Scholar. Ayun. Dito ako interesado, Ma'am Mila, na para no, itanong to kay Ma'am Grace, para nang sa ganun, yung ibang mga barangay dyan na nakikinig, at especially yung mga BNS, pwede din nilang gayahin to, no? Yes. Opo. So ano po yung mga ginawa ninyo, Ma'am Mila, bakit nahirang na National Outstanding BNS po? Ilan ba yun ang nag-participate? 42,400? Ate Grace, kwento mo nga. Iyabang mo. Nyo, bakit ka ba naging National Outstanding BNS? Mahirap po talaga maging National Outstanding. Dumaan ako sa butas ng karayon dito. Pero marami po yan. Una, yung dedikasyon mo sa trabaho. Yun ang napakahalaga doon. Yung oras mo para sa trabaho mo. At yung pagmamahal mo sa trabahong iyong kinatatayuan. Mabigyan ng kahulugan ang trabahong dati hindi ko alam. Siguro po, yung pagkakaroon ko ng leadership, isa po yan sa iba't ibang trabaho. Tulad po ng posisyong naging presidente po ako ng BNS Association ng Mandaluyong at President Federation for BNS-NCR. Talaga po na mga inayos ko po at siniguro ko po magiging matagumpay ang proyektong aking pong pinaplano. Ano mang puntas ang ibinigay po sa akin, talagang tinatapos ko po ng walang alinlangan. Dapat maging sinseridad pagdating sa mga trabaho, kaya ginagawa ko po lahat kung ano man po yung dapat kong gawin pagdating sa nutrisyon. Oo. At saka, Rod, dagdag ko lang kasi dahil BNS sa Mandaluyong City si Ate Grace at ako naman ang nutrition coordinator dito sa NCR, saksi ako kung paano niya nakuha ang suporta ng Barangay Nutrition Committee, lalong-lalo na ang kanilang chairperson, yung barangay captain. Pati yung pagtulong ng mga NGO sa nutrition program ng kanilang barangay. So, I guess isa yun sa mga dahilan bakit siya naging National Outstanding BNS, kung paano nagkaroon ng pagtutulong tulungan ang government, ang mga NGOs at ang mga tao sa community through the Barangay Nutrition Committee para masolusyunan yung problema ng malnutrition sa barangay. Kaya saludo kami kay Ate Grace at congratulations. National Outstanding BNS. Alam mo, Rod, siguro kaya nasabi niyang mahirap maging National Outstanding BNS kasi ang nanguna sa evaluation team na nagpunta sa kanyang barangay walang iba kundi ang ninang ng nutrition. Si Ma'am Bernie. Si Asik Bernie Flores. So talaga dapat may may strategy diyan, yes, di ba, para makuha mo yung cooperation ng especially ng mga residente dun sa barangay. Mm-mm. At syempre yung cooperation din ng barangay council at ng LGUs ng city council. Nagawa ko po 'yon. Sa pamamagitan po ng pakikipag-advocacy ko sa aking barangay captain. Mm-mm. Na dati ang BNC po namin na hindi masyadong pero nung pinaliwanag ko po ano ba ang nutrisyon sa barangay, doon ko po ginawa
At doon ko pinaliwanag during our meeting kung ano po ang nutrisyon. Hanggang sa makuha ko na po at matutunan namin ng BNC. Kaya nagkaroon po kami ng isang maganda at malakas na samahan pagdating po sa BNC dahil tinugon po talaga lahat ng aming barangay. Plus, mayroon po kaming NGOs na talagang sumuporto po sa amin for 17 years. Na talagang hindi ako iniwanan saan man ako pumunta. Nakasunod po sila. And then, isa pong maganda na tie up ko din po ang mga Rotary ng Japan and Guam na talaga pong nagbigay ng serbisyo sa Barangay Pag-asa. Ayun. Okay. Okay, salamat Ate Grace. Rod, oras na para mag-share tayo ng kaalaman sa ating word for the week. Ang nutrition word para sa linggong ito ay mid upper arm circumference or MUAC, MUAC. Okay? Ang mid upper arm circumference ay ang sukat paikot sa gitnang bahagi ng kaliwang braso mula balikat hanggang siko. Ito ay isa sa mga paraan na mabilisan nating malalaman ang nutritional status ng mga batang may edad na 6 na buwan hanggang 5 taon para malaman kung sila ay may acute malnutrition or wasting. Ito ay ginagamit para malaman kung gaano at sino ang mga batang sobrang payat at mayroong panganib mamatay, lalong-lalo na sa panahon ng sakuna o emergencies. Okay, doon naman po sa mga ka-nutrition natin na may mga tanong po. Maaari po kayo mag-text sa 0921-431-1044. Yan po ang ating smart number. At ang ating globe naman ay 0927-650-6795. O di kayo tumawag po sa 882-2374. Maki-interact din kayo sa amin sa hashtag Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6. At i-add nyo rin po kami sa inyong circle sa Google Plus. Panoorin din ang mga dating episode, pati na rin itong episode ngayong hapon sa YouTube channel Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6. One word lamang po yon. At mapapanood nyo din po kami in high definition sa Ustream DZXL Online TV, sa Signal Digital TV Channel 209 at sa Dream Cable TV Channel 5. I-like nyo rin ang Radyo Mo sa Nutrisyon sa Facebook. One word po iyon. At sundan din kami sa Twitter account Radyo Nutrisyon. One word po, walang space. Bisitahin din ang aming website nnc.gov.ph at official Facebook page na NNC Official. At eto na Mamila, ang inaabangan ng ating mga kanutrisyon. Ibigay na po natin sa kanilang ating text question of the day. At bawat isa sa unang anim na makakapag-text po ng tamang sagot ay mananalo po ng hindi po house and lot. 100 pesos worth of cellphone load. At ang tanong Mamila? Ang tanong mga kanutrisyon. Magbigay ng 2 tungkulin na ginagampanan ng isang barangay nutrition scholar sa barangay. Okay, alam namin, alam nyo po yung sagot. Napakadali lang po yung tanong natin ngayong hapon. I-text po ang inyong sagot sa ganitong format. Full name, eksaktong address. Ilagay syempre ang street, barangay, bayan o lungsod at lalawigan at ang inyong sagot at isend po ito sa 0908-579-6898. Again, it's 0908-579-6898. Sa ating pong pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang National Outstanding Barangay Nutrition Scholar Award. Magbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. Ang kampiyon ng 10 Commandments. Mangmoy, caller sa line 1. Hello? Mangmoy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos sa nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Tayong mga Pinoy, sakto basta pormahan. As in. Ang shades, imported. As in. Ang cellphone, original. As in. Pero pagdating sa pagbili ng iodized salt, sakto din kaya? Di lahat ng iodized salt may saktong iodine sa asin. Bilhin lamang ang may tatak, saktong iodine sa asin. Siguradong sakto sa iodine. Isang paalala mula sa DOH.
ang inyong mga kasama sa kalusugan. National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores, at si Rod Marcelino. Radyo mo sa Nutrisyon! Welcome back dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Kasama pa rin natin ang Nutrition Program Coordinator ng National Capital Region, si Mila Federizo, na pansamantala pong humahalili kay ASEC Bernie. At kasama din natin bilang resource person na si Miss Mary Grace Tamayo, ang tinanghal po na National Outstanding Barangay Nutrition Scholars para sa taong 2014. Ito pong awarding na ito ay ginagawa taon-taon ng National Nutrition Council bilang pagkilala po sa dedikasyon, sipag at galing ng ating mga Barangay Nutrition Scholar. Ibahagi ninyo po sa amin na Ma'am Grace kung ano nga ba, ano po yung mga magagandang nagawa po ninyo bilang BNS na naging dahilan ng pagkakahiram po ninyo bilang National Outstanding BNS. Opo, ang masasabi ko po bakit ako nahirang na Barangay Nutrition Scholar ng National. Opo. Ang masasabi ko po sa nakita ko po sa sarili ko, yung leadership ko. Kasi po bilang BNS sa barangay namin, ako po yung talagang maraming magagandang experience dito. Nakita ko po una, nung naupo po unang-una ang aking barangay, nung unang upo ko dito, hindi ko po nakita na hindi isang malusog na nutrisyon sa barangay namin. So kinausap po yung aking barangay captain na sana magkaroon kami ng dialect na dalawa na talagang pinirumot ko po sa kanya kung ano po yung nutrisyon. Dito po sa proyekto nito, talagang nagtulungan po kami sa nutrisyon at mula po nung nakausap po siya bilang sa ang aking barangay captain, talagang pinilawanag ko po sa kanya ano ba ang nutrition sa barangay. Nagbuo po kami ng BNC na agad naman ay tinugunan po niya. Lagi kami nagkakaroon ng maraming meeting at doon ko po nasasabi sa kanya kung ano yung mga nakikita kong problema sa barangay namin. At pagkatapos po noon, doon po namin pinaplano at saka po nilalagyan po ng yung proyekto na yon na talagang ginagawa po namin sa tulong po ng buo ng Barangay Nutrition Committee. Mula po noon, naging maayos lahat ang proyekto pagdating sa nutrition. At isa pang maganda ay yung magandang partnership ko ay yung mga NGOs nga po na talagang nandun po sila para magkaroon po ng partnership po ng barangay, hindi lang po sa akin, pati na rin po yung barangay. Yung pagiging presidente ko po sa BNS Association at saka sa Federation, naging malawak po talaga sa akin yung karanasan na nagawin ng mga gawain para sa nutrition, hindi lang po sa Mandaluyong, kundi sa buong Metro Manila. Bilang BNS, naging inspirasyon po ang mga batang at mga nanay sa pamamagitan ng pag-aalaga at pag-abay sa kanila. Dahil doon ko rin po nakita at na inayos ang kanilang kalagayan pagdating sa nutrisyon. Maari siguro dagdag natin, no? Mahusay kasi Rod yung kanyang record keeping. Mm-hmm. Maayos yung documentation ng kanyang mga activity. So I think isa yun sa plus factor kung bakit siya ay naging national outstanding. Bilang outstanding. Oo, kasi BNS. Importante ng mga activities na do-document ng maayos. Yung mga activities na sinasabi ni Ma'am Mila, BNS Grace, pwede niyo po kami bigyan ng isang exam na programa na naging effective talaga na tulungan, no, sa inyo pong barangay para mabigyan ng solusyon sa problema ng nutrisyon. Mm-hmm. Tulad po nung kung mga mother, dati po hindi po sila interesado sa nutrition. Noon na-encourage ko po sila na mag-training for IYCF. Ano ba yung IYCF, Ate Grace? Infant Young Child Feeding. Mm-hmm. Na talagang binigyan po namin sila ng tamang suporta doon. Isa po sila sa mga nakatutulong po sa amin sa barangay na nakakapag-promote po ng pag-breastfeeding sa mga nanay. Hindi lang po pag-ikot, kundi pinupuntahan po nila bahay-bahay kung ano po yung may mga problema na dapat nilang gawin. At saka yung pong dating hindi nila talaga pinupuntahan yung mga center, na talaga ini-encourage po nila namin sila na lalo na po ang mga pregnant, yung mga nanganak. Isa po yan sa pinakamalaking factor po sa barangay. Maliit man ang aming barangay, pero nasisiguro ko po na ang nutrition po sa barangay namin ay malawak na po at maganda na po. Katulong din po na aking BNC member. Okay. Maganda 'yon, ano. Mabanggit ko lang, Rod, bukod kay Ate Grace, nais din nating batiin yung nakatanggap ng labing gawad parangal para sa 2014 National Outstanding Barangay Nutrition Scholar. Una ay ang first runner-up na si Etchelle L.
Michelle Matiga, BNS. Wow. Yes, congratulations. Congratulations. BNS ng Barangay Alegria, San Francisco, Agusan del Sur. Si BNS Etchel ay graduate ng Agriculture Technology. At dahil dyan, nagtayo siya ng mini nursery, no? Kung saan ay hinango niya ang 10,000 seedlings at cuttings na pinamigay niya sa bawat pamilya upang makapagtanim ng go, grow at glow vegetables. Ito ay sa ilalim ng kanyang proyektong gulay sa bawat bahay para hahaba ang buhay. Ang ganda naman, ano? Dagdag pa dito, si BNS Etchel Matiga rin ang treasurer ng butika ng barangay na itinayo ng Barangay Council at mga kababaihan ng Alegria, Agusan del Sur. Siya rin ang bookkeeper ng kanilang kooperatiba ng mga magsasaka at ng sari-sari store ng kanilang pamahalang barangay. Ang second runner-up naman ay si Regina T. Celso, BNS ng Barangay Pansol, Calambas City, Laguna. So congratulations, BNS Regina. Bukod sa pamumuno sa infant and young child feeding programs, ay pinangungunahan din ni BNS Regina ang pabasa sa nutrisyon. Gayun din yung mga livelihood training sa ilalim ng Serbisyo Caravan ng Calamba. So congratulations sa inyo. Congratulations po, mga outstanding BNS. Saludo po kami. At sana po marami pang ibang BNS na tumulat po sa mga gawain ninyo sa inyong mga barangay. Para nang sa ganon, masolusyon na yung problema sa nutrisyon sa bawat barangay. Ano-ano naman po ang mga challenge na naranasan po sa loob ng 17 taon bilang BNS at paano po ito napagtagumpay po, Ma'am Grace? Kasi syempre, sabi nga natin, sa lahat ng mga ginagawa nating mga programa, hindi naman yung smooth, sabi pang lasailing eh. May kaakibat yan ng mga challenges. Di po ba, Ma'am Grace? Opo. Kung challenge, marami po ako naging challenge dyan. Una po, ako po ay talagang sa private sector nagtatrabaho noon. Opo. And then, nung napasok po ako dito na 1998, hindi ko po talaga alam kung ano yung BNS. Hindi ko po alam yung nature ng trabaho. After nung marami na po ako naging training, nakita ko po unti-unti na ang Barangay Nutrition Scholar po pala ay yung tagapaglingkod at umaagapay sa mga problema sa barangay. Mm-hmm. Dito po unang naging challenge ko, kung paano ko ipaliliwanag sa una sa aking pamilya. Yan po naging challenge ko kasi since ako po ay nasa private sector, hindi ko po maintindihan, kahit po mga pamilya ko, hindi maintindihan, ano ba itong pinasok kong trabaho? Hanggang sa nakita po nila na, kasi kada po ako gagawa ng isang trabaho for documents, talaga ang nutrition, makalat po yan. Pero, talaga pong ipinaunawa ko, lalo na po sa asawa ko, ano ba ito? Hanggang sa unti-unti po nilang naunawaan, mm-hmm, at nakita po nila na napakasarap pala na magtrabaho ka bilang Barangay Nutrition Scholar sa isang community na nakakatulong. Isa po yung challenge ko, yung pamilya ko. Pangalawa po, ang naging challenge sa akin to, paano ko ba mapapalawak sa barangay ang nutrisyon? Paano ko mabibigyan ng tamang nutrisyon ang mga constituents ng iba't ibang barangay? Mm-hmm. Ginawa ko po talaga, nakausapin sila, kinaibigan ko, itinapat ko kung ano po ako at sino sila. Ginawa ko po ang paraan para po maging magkaunawaan po kami. So sa totoo po, ang dami ko pong volunteer nanay na talagang tumutulong po, na talagang inaayos namin ng barangay. Like for example sa feeding, hindi lang po kahit tapos na po silang i-feeding ang mga anak nila kasi nakagraduate na, isa po sila sa mga tumutulong sa akin. Tsaka naging challenge ko din po dyan yung bang nagawa ko po talaga sa barangay, mm-hmm, namin sa BNC na magkaroon po kami ng tamang plano sa lahat ng nutrisyon na gagawin namin kada taon po. Doon po namin, doon ko po talaga pinatunayan kay Kap na Kap, kailangan natin gawin ito. Sayaw at sa gusto mo, gagawin natin. Pero ikaw ang kaagipat ko dito. Correct. Ang ating mga BNC member. Okay, so Ate Grace, masasabi mo na mahirap ang trabaho pero mayroong saya namang kapalit. Meron, opo, meron. Oo. Talaga. Mm-mm. So Ate Grace, ano po ang nais ninyong iparating sa mga katulad po ninyong Barangay Nutrition Scholar at sa lahat po ng ating mamamayang taga-barangay, no? Pa dito po sa at hindi lang dito sa Metro Manila, para pati na rin po sa buong Pilipinas. Ano po yung inyong mensahe? Ang
mensahe ko po sa kapwa ko BNS sa buong Metro Manila at sa buong Pilipinas ay yung magkaroon tayo ng kakayahan. Sabi nga, mahirap daw po maging BNS, pero sa akin po, nung una, okay. Pero nung nakita ko po talaga yung dedikasyon at saka yung pagmamahal sa trabaho natin, doon ko po nakita na kahit po anong hirap man yan, pero kung meron kang puso at sinseridad, talagang maibibigay natin full support sa nutrition bilang Barangay Nutrition Scholar. Yeah. Very well said, yes. Ma'am Grace. Congratulations once again. Thank you po. Okay. Ma'am Mili. So, sa puntong ito, Rod, ay kailangan ko nang mag-recap. Sige po. Ayon sa itinakda ng Presidential Decree number 1569, kinakailangang mapabuti ang serbisyong nutrisyon sa barangay. At ang naging strategiya ng ating pamahalaan ay ang pagkakaroon ng mga volunteer na kung tawagin ay Barangay Nutrition Scholar sa bawat barangay. Kabilang sa mga tungkulin ng Barangay Nutrition Scholars ay ang pag-monitor ng nutritional status ng lahat ng bata, nang sa gayon ay malaman kung sino ang mga pamilyang may malnourished na bata para mabigyan ng karampatang serbisyo. Ang mga BNS din ang tagapag-ugnay ng mga pamilyang may problema sa nutrisyon sa barangay, munisipyo o syudad para sila ay makatanggap ng kaukulang serbisyong pang-nutrisyon at mga related services. Ang ating mga BNS ay tumutulong din sa pagpaplano ng Barangay Nutrition Action Plan or yung BNAP at katuwang sila ng Barangay Nutrition Committee sa pagsasagawa ng mga programs and projects na nakapaloob dito sa Barangay Nutrition Action Plan. Siyempre, importante na katuwang niya ang Barangay Captain bilang Chair ng Barangay Nutrition Committee. Binibigyang halaga at kaukulang pagkilala rin ng ating national at lokal na pamahalaan ang mga Barangay Nutrition Scholars sa pamamagitan ng ilang mga benepisyo kagaya ng PhilHealth Insurance, Traveling Allowance, mga kaukulang gamit para sa pagtitimbang, kasama na ang t-shirt, vest, payong, kapote, at pagkakataon na magkaroon ng civil service eligibility. Nagkakaroon din sila ng mga trainings o pagsasanay bilang BNS at tinetrain sila sa iba't ibang programa na kanilang pinapatupad. Binibigyan din sila ng nutrition information and education materials na kanila namang ginagamit din, no, sa paggawa ng mga nutrition education activities sa barangay. At syempre, ang taunang paghirang ng National Outstanding Barangay Nutrition Scholar. Nakasama po natin sa ating talakayan si Ms. Mary Grace P. Tamayo, Barangay Nutrition Scholar ng Barangay Pag-asa, Mandaluyong City at ang 2014 National Outstanding Barangay Nutrition Scholar. Maraming salamat po, Ate Grace, at huling mensahe po natin sa mga kabarangay at sa ating mga kanutrition po, BNS Grace. Ang masasabi ko lang po, ang Barangay Nutrition Scholar, napakalalim po niyan. Hindi po siya, sabi nga, mahirap daw maging Barangay Nutrition Scholar, pero kung magkakaroon po kayo ng dedikasyon at oras na talagang ibibigay niyo ng full support sa nutrition, masasabi ko po sa inyo, masarap maging Barangay Nutrition Scholar. Ako po, nagpapasalamat po ako na naging Barangay Nutrition Scholar ako dahil doon ko napatunayan sa sarili ko na isa akong tao na may dignidad na pwede kong talagang ituro sa kapwa ko Pilipino na ang nutrition ay napakalaga para sa atin. Kailangan po talaga na sa pagtatrabaho ng Barangay Nutrition Scholar, kailangan po tayong maging masaya. Enjoy lang po natin na pagkatrabaho Barangay Nutrition Scholar. Doon po makikita po natin kung gaano kahalaga ang Barangay Nutrition Scholar. Masarap magsilbi sa barangay. Opo, bilang totoo po yan. Serbisyo publiko yan. Oo. Opo. So once again, maraming salamat po, Ate Grace. Thank you po. Maraming salamat sa iyo, Ate Grace. Mabuhay ka at lahat ng mga kasama mong Barangay Nutrition Scholars. Ngayon naman, Rod, banggitin na natin ang 6 na nanalo ng tag-iisang 100 pisong cellphone load na nag-send ng tamang sagot sa ating text question of the week na magbigay ng 2 tungkulin na ginagampanan ng isang Barangay Nutrition Scholar sa barangay. At ito po yung mga kasagutan, no? Ang answer dito ay number 1, mag-organisa ng komunidad. Number 2, magbigay ng basic nutrition services.
Number 3, magbigay ng tamang impormasyon tungkol sa nutrisyon at magbigay ng suporta at counseling sa nutrisyon kapag may sakuna. So, alin man dun sa ano, basta mayroon silang tamang sagot. So, ito yung mabibilis mag-text. So, at nanalo ng 100 pesos na cellphone loan. Yes. Congratulations kay Filipina Merto ng Somerville Subdivision, Mayamot, Antipolo City. Ang number niya ay 09-06849-2371. Another winner, galing naman siya sa Ordaneta City, Pangasinan. Layo. Si Miss Leonor Tugade. Kanyang number ay 09-39-898-4328. Ang ating third winner ay si Miss Atricia Kagawan ng Purok 6, Pulacan, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Taga Mindanao. Yes, ang number niya ay 09-15-604-0286. At ang ating fourth winner ay si Miss Karen Sabani ng Purok 1, San Juan, Quezon, Isabela. 09-16-925-7458 ang kanyang number. Fifth winner is Miss Myra Dizon ng Sitio Mataluis, Barangay Lubonol, Masinloc, Zambales. Ang layo, no? Ang kanyang number ay 09-19-601-7998. And last but not the least, Miss Queenie de la Torre ng San Antonio de Padua 2, Dasmariñas, Cavite with number 09-09-050-6389. So, yan po ang ating naging talakayan ngayong hapon. Sana ay muli namin kayong nabusog ng kaalaman tungkol sa tamang nutrisyon at kalusugan. At huwag po kayong mag-aalala mga ka-nutrisyon. Mari pa rin po kayong mag-text sa inyo pong mga katanungan sa 09-08-579-6898. Dahil kahit wala na po tayo sa ere, ito po ay sasagutin pa rin ng ating resource person na si BNS Mary Grace Tamayo sa tulong po ng ating production team. Dahil ito po ang tunay na serbisyo publiko ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Muli po tayo magsasalo-salo sa isa na namang malusog na talakayan sa susunod po na Sabado sa ganap na alas 12:30 ng tanghali dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon sa DZXL 558. Tandaan mga kanutrisyon, dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. Sisiksikin namin kayo ng mga tips tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksipo ang mga maling gawaing kumukontra sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Sa ngalan po ni Assistant Secretary of Health at Executive Director ng National Nutrition Council, ang Ninang ng Nutrisyon, Ma'am Bernie Flores, ako po ang inyong lingkod, Mila Federizo, Nutrition Program Coordinator ng National Nutrition Council, National Capital Region. At ako naman po, si Rod Marcelino. Kami po ang inyong kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6! Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council. Radyo Mo sa Nutrisyon.